Hi, Tita. Good afternoon. Hi. Pasensya na sa abala, pero we were very, very shocked to have heard na itong balita na kumakalat sa social media today. Ano po ba nangyari kanina sa flight nyo on the way to Mindanao, Pagadian? Mm-hmm. And totoo po ba yung mga pinagbibintang sa inyo na nanapak po kayo and you were escorted out and hinuli kayo ng airport security para bumaba at bumalik yung plane sa Manila? I'll tell the whole story. Pagkakit namin ng plane, ang seat ko kasi is 2C. And then my friend Malubari is 1C. Since wala pang, di pa siya occupied, sabi ko, dun muna ako para, para makakuha ko ng screen capture ng clouds. Kasi, anong-ano ako sa clouds eh. Masyado akong mesmerized sa clouds. Saka, syempre pagka nag-travel ka, gusto mong makakuha ng nasa clouds ka, yung pictures. So, nung dumating na si Andrew Wolf and his friend, sabi nila, yun daw upuan nila. Sabi ko, pwede dito lang muna ako sandali. Tapos, pag take off, kuha lang ako ng shots. And then, lipat na ako sa upuan ko. Hindi, binayaran namin yung upuan na yan eh, sabi nung guy. Kundi sandali lang naman eh, tapos lipat na ako agad. Eh, pag di ka embrace yan, hampasin kita ng, sa mukha mo ng bag ko. Lalaki siya eh. So, nagulat ako, bakit ganun ang reaction niya sa akin? Bakit niya ako hampasin ang bag niya sa mukha ko? Siyempre, nag-react ako. Siko, tumayo ako. So, napakasimpleng bagay lang ang hinihingi ko sa'yo. As in, at the top of my voice, talagang nagalit ako. Kasi para hampasin niya, para mag-threaten siya sa akin at sabihin niya ako na hampasin niya yung mukha ko ng bag niya, nalalaki siya at matanda na ako, I'm 50 years old, with mga apos na, sasabihan niya ako ng ganyan, I was so offended. Offensive sa akin yun. So sabi ko sa kanya, napakasimpleng bagay, palalakihin mo, hampasin mo yung mukha ko ng bag mo. Siyo po na ako sa upuan ko, pero huwag ka magsalita ng ganyan sa akin. Mm-hmm. Tapos nagsasalita pa siya. Sabi ko, tumigil ka na, huminto ka na sa pagsasalita mo. Tama na. Kasi napakasimpleng bagay lang. Sabi ko, so umupo na ako sa kung saan talaga ako nakaupo. Tapos salita siya ng salita. Na pagdating sa Pagadian, tingnan natin. Tapos he was like threatening. Ayoko na may mga threats na ganun. Kasi gusto ko pumunta ako doon for work. Gusto ko maging masaya. Gusto ko happy yung pagbiyahe namin hanggang sa makarating kami. So, nung nag-ano na kami, nung umakyat na yung aeroplano, sabi ko sa stewardess, excuse me, miss, but I had to talk to him para lang maayos lang yung situation. Sabi ko, kalma lang kasi sinabihan niya ako, hampasin niya ako sa mukha ko ng bag niya. Gusto ko lang na maging maayos na yun. Kalma na lang. Move on na tayo. Parang ganun. So, I went to him and I told him, bakit naman ganun ka magsalita? In this tone of voice, nasampalin mo ako ng bag mo. Kalalaki mong tao. Lumayo ka nga sa akin! Ganun siya. Pahaw mo! Bad breath ka! Mag-toothbrush ka! Wala kang pinag-aralan! Pahaw mo! Lumayo ka! Gumaganon siya sa akin. And so many words came out of his mouth na talagang very offensive, very disgusting. To the point na, naganon ko yung mukha niya. So, Tita, totoong nahampas mo? Nahampas ko yung mukha niya. I'm human. I'm not a saint. I'm human. So, nagagalit din ako. Para pagsabihan ka, unang-una pagsabihan ka na hahampasin yung mukha mo ng bag niya bilang lalaki siya. Hindi ba, wala ba siyang nanay, wala ba siyang kapatid ng mga babae na dapat niyang irespeto? Hindi niya ba ako karespeto para pagsabihan niya ako ng ganun? Tapos sabihan niya ako mabaho ako, discussing breath ko, mag-toothbrush ako, wala akong mondo, wala akong pinag-aralan, wala naman ako sinabi sa kanya. Ba't niya ako pagsalitaan ng ganun? So, dumating ako sa point na talaga nagdilim na yung paningin ko, ginanong ko yung mukha niya. Yung mga stewardess naman, inawat nila ako. So, maya-maya, biglang umupo na ako. Biglang nagsabi yung pilot na we have to return back to Manila because of one unruly passenger. Nagtaka ako, bakit one unruly passenger lang? Eh, hindi naman ako magre-react ng ganun kung walang action na nangyari. Siyempre, yung mga passengers nag-react, bakit naman ganun? Bakit babalik na Manila? Siyempre, may mga tao naghihintay sa kanila, mga relatives nila, may mga they have siyempre, schedules to keep, ganyan. Siyempre, nakakahiya rin. So, I had to apologize to them na sorry sa nangyari, na nagkaganito, but it was not really my fault. Bilang babae, na nagpapalaki ng mga apo, na may mga anak, dapat respetuhin naman ako kasi wala naman akong ginawang masama sa kanya. Nakiusap ako sa kanya. Yung pakiusap na yon nagbago, biglang naging away. Naging parang
it turned into a parang chaotic na, parang altercation of words, na parang hindi naman dapat maging ganito. At nagulat ako kay Andrew kasi he's not my friend, okay, but he's an acquaintance. He's a friend of my daughter. He's a friend of my brother. Very good friend of my brother. All of a sudden, he told me he didn't know me daw. Hindi raw niya ako kilala. Tapos nagpost siya, MM, alam niya yung pangalan ko. All of a sudden, binlock niya yung daughter ko sa Instagram niya. What for? If he meant well, bakit niya ibablock ang anak ko? Ano yun? Ano yung ginawa niya na yun? Ba't siya nagpost ng mga ganung videos without first thinking of all the other sides, all the sides of the story? May malicious intent ba ito? Ako ba gustong sumikat o sila gustong sumikat? Tita, meron siyang accusation also, sadali lang, that you smelled like alcohol. Lasing po ba kayo nung sumakay kayo? Of course not. Hindi ako umiinom eh. Maaga pala natulog na ako. 9:30 in the evening. Nakahigaan na ako, no? Natulog na ako. Kasi I knew I have to wake up early. So, gumising ako ng mga 3:45 a.m. Tapos, nag-ayos na ako, ready na ako. Tapos, nagtawagan na kami ni Glenda, ng sister ko, na bigla na lang na hindi siya pa pwede kasi nga meron siyang taping for today. So, tomorrow siya babiyahe. So, kasabay ko na lang sila Malubari, tapos iba pang friends namin. So, sabi nila, sunduin nila ako dito by 4. So, I had to be ready by that time. So, no way, para uminom ako. But, I was drinking yung juice ko. Nalagay kong baon. Kasi, nag-diet nga ako. So, lagi akong gumagawa ng mga smoothies ko. So, yung ginawa ng this morning kasambahay ko with sugar beets, apple, papaya, watermelon, and sugar beets. Eh, medyo may amoy kasi